Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Sa anunsyo nga po na inilabas ng undisputed super middleweight champion sa ul Canelo Alvarez, patungkol sa susunod niyang makakalaban ay isinilarawan nito na ito ay isang Amerikano. Ngunit sa post na inilabas ni WBC middleweight champion Jermall Charlo sa kanyang social media account ay ibinahagi nito na siya ang makakalaban ni Canelo. Matatanda ang nakalaban na ni Canelo ang kakambal ni Jermall na si Jermell at ito ay galing sa 154-pound junior middleweight division, samantalang si Jermall naman ay sa 160-pound division. Kung sakaling totoo na ito ang susunod na laban ni Canelo ay hindi na naman nga po kadibisyon ni Canelo ang lalabanan niya. Dahil dito ay marami tuloy ang nagre-reklamong fans dahil marami naman ang mga mandatory challengers ni Canelo sa 168-pound ngunit pinipiling lumaban sa mas maliliit na fighters. Andyan naman ang mandatory challenger ng WBC na si David Benavidez at mandatory challenger ng WBA na si David Morrell Jr. Bukod sa mga mandatory fighters itong mga to ay under din ng PBC sila lumalaban. Kaya wala dapat maging hadlang o dahilan para hindi maikasa ang mga laban na ito. Patungkol naman sa dream fight na Canelo vs Terence Bud Crawford ay nagbigay na ng statement si Canelo na wala daw siyang mapapala kay Crawford dahil kung tatalunin niya ito ay sasabihin ng mga tao ay masyado itong maliit sa dibisyon niya. Wala pa namang official announcement patungkol dito kaya abangan na lang natin ang susunod na updates. Sa kabilang dako naman po tayo, knockout artist na si Gervonta Tank Davis, binasag ng mga taga Saudi Arabia. Ayon sa Saudi advisor at promoter ng laban ng Usyk vs Fury fight na si Turki Alalshik, ay nag-request daw itong si Tank sa mga taga Saudi na kung gusto nilang lumaban at dumayo ito sa bansang Saudi Arabia ay kinakailangan daw nilang magpadala ng 2 Ferrari. Sinagot naman ito ni Turki Alalshik na 2 gloves lang daw ang maipapadala niya. Kilala ang bansang Saudi Arabia mga trops sa pagiging galante dahil may mga malalaking personalidad na rin ang nabigyan noon ng mga mamahaling kagamitan kagaya ng alahas, kotse at kung ano-ano pa bilang isang regalo. Ngunit sa ginawa ni Tank mga trops ay makukonsidera ito na insulto at pagmamataas kaya naman laking sampal sa pagmumukha niya ang naging tugon ng Saudi Arabia. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.